Senator Padilla, ito po ay isang sentro ng turismo at history, Senator. We call it Limahong Tourism Center. Andito po ang ating tourism officer, nasa si Michelle. Ma'am Michelle, nandiyan, siya po yung sumulubog sa inyo. Michelle, at saka yung isang department head ko, si GSO, Sir Larry, yan. So, bakit natin ginawang ito ay isang convergence, lugar na kung saan ay tayo ay nagkakagrupo-grupo? Kasi historic po ito, ang lugar na ito. At napag-alaman ko kay Senator Padilla na ang ating mga kapatid na Muslims ay nalimbigan para sa ating bansang Pilipinas. In many instances, during the time of Limahong, 1574, and during the time of the Spaniards, and during the time of the Americans, and during the time of the Japanese, kaagapay natin ang ating mga Muslim brothers and sisters. Yun po ang katotohanan na dapat natin huwag natin kalilimutan. Kaya, noong malaman ko na siya ay pupunta dito, ay inimbitan ko siya na makahalubilo natin at may pakita sa kanya yung proposal natin na gagawin natin isang lugar na kung saan mga brother Muslims and Christians natin ay magkakaroon ng puno-puno, no? Lugar na pwede natin i-maintain. Pag may bisita kayo, dalhin nyo sila dito. Pag may investors kayo, dalhin nyo sila dito. Pag may gusto kayong ipakita, the beautiful sunset of Limahong Channel, dalhin nyo sila dito. And many others. So without much ado, ladies and gentlemen, I give you our Senator of the Republic of the Philippines, Senator Robin Padilla. Have a أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته isang pagbati po ng pagpapala, awa at pagpapatawad ng nag-iisang Diyos sa ating lahat. Muslim po, Kristiyano, Hudyo, anuman ang religion mo, iisa lang po ang ating Panginoong tagapaglingha. Kaya po ako ay nandito dahil una yan po ay pinahintulot ng Panginoon natin. Yun ang una. Pangalawa, ako po ay maituturing na anak din po ako ng Pangasinan. Sapagkat ang mga Padilla po, kung maalala niyo po, maaaring yung mga matatanda na po dito sa Pangasinan, ang aking pong mga ninuno, dito po sa Suwal, napunta ng Ligayin. Kaya po nagkaroon kayo ng unang yung senador na si Ambrosio Padilla na tiga Pangasinan po yan. Yan po ang pinagmulan ng mga Padilla, Pangasinan, napunta ng Rebaisiha, napunta ng Bulacan, ang tatay ko naman po, napunta ng Camarines Norte. Kasi ang Padilla po ay malaking pamilya. At yan po ay maituturing na isa din sa naging pundasyon ng Pangasinan. Kaya naman po ako ay nagpapasalamat sa buong Pangasinan sapagkat nagkaroon po ako ng napakalaking boto dito sa Pangasinan. Kaya naman po, ako po ay naging number one dito ngayon. Maraming salamat po. Ngayon, mga mahal kong kababayan, hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Gusto ko lang kong magpasalamat sa aking general. Alam niyo po, itong si general, matagal ko na po itong boss. At siya din po ang aming idol nung siya ay nasa PNP pa. Sir, mabuhay po. Maraming salamat po, sir, sa invitation mo ninyo. Hayaan niyo muna po akong magpasalamatan lahat ang mga
magagaling na opisyal. Alam nyo, yan ang sabi sa akin ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sabi niya, huwag ka nang masyadong masalita, batiin mo na lang yung mga opisyal. Una po, siyempre, yung atin pong congressman, Marcos Juan Bruno Mark Opencohago. At ang atin pong Mayor Leopoldo Salcedo. Ang kamukha-kamukha po ni Leopoldo Salcedo, Mayor Batuhin, General. At siyempre po, ang atin pong Vice Mayor, Mac Dexter Gumapos Maligdin. Ang atin pong mga councilors, Rodolfo Luigi Fernandez Morosi, Jasper Sison Pasyon, Jonathan Torrio Ramos, Von Carlo Enrique Tiangson, Ricardo Dong Ramirez Ferrer. Councilor J.M. Crisostomo Bos. Councilor Jolo Lopez. Ma'am Andrea. Si General Bert Sailin, sir. Sir. Yun, at siyempre, binabati ko po lang ha ang aking mga kapatid na Muslim, dato, at sa inyo pong tourism officer, si Ma'am Raquel. Ma'am Michelle, my bell. Barangay Captain, sir. Barangay Captain Cruz, na kamukha daw ni Limahong. Sa ating pong mga kabataan, maraming salamat sa inyong pagsalubong, ha, mga anak. Alam nyo, konti lang po ito, no? Kasi inumpisahan naman na ni Mayor. Sa digmaan, palaging yung nagkukwento, yung nanalo. Yung natalo, laging masama. Alam nyo po, sa aming istorya, mahal namin si Limahong. Nandito, ako nga po, nung sinabi sa akin ni Mayor na dito kami pupunta, yung aking pong dugo ay nagsasalubong sa ligaya. Sapagkat sa amin po, makikisa amin naman po, ano, ako hindi naman Moro, pero makikisa amin na rin po dahil Muslim. Nung dumating po ang mga Espanyol sa atin, tandaan niyo, mga anak, ha? Tandaan niyo, bago dumating ang mga Espanyol, yung lolo ko, bago dumating yan, ang Pilipinas ay Muslim country. Hindi po yan masyadong naikukwento, siyempre, dahil nanalo yung mga Espanyol, yung kwento nila ang ikinumento. Pero, pagdating po nila sa Intramuros, kaya yan, Entramuros. Yan, ang inabutan po nila doon ay si Raja Sulaiman. Pag pumunta po kayo ng Maynila, ang sasabihin sa inyo ng Maynila, ang unang mayor ng Maynila ay isang Moro. Bakit Moro? Kasi yung mga Espanyol, sila po ay nagkaroon ng matagal na digmaan sa Spain laban sa mga Moors. Kaya nung dumating sila sa Pilipinas, ang nakita nila yung mga tao doon, nagsasamba, nagpapatira pa, ang tawag nila, Moro. Kaya tinawag nilang Moro yung mga Muslim sa Maynila. Ngayon, nagkaroon po ng matinding labanan doon sa Maynila. At tandaan po natin, ano? Wala pang mga Espanyol, meron na tayong trade, ibig sabihin mga anak, may kalakal na. Tayo po ay nakikipagpalitan na ng mga goods, yung mga produkto
Nakikipagpalitan na tayo ng produkto sa China, sa India, meron na sa buong Southeast Asia, tayo po'y nakikipagpalitan na ng mga produkto. Wala pang Espanyol. At sino yung may teritoryo nung panahon na yon? Si Limahong. Siya po ang may hawak ng trade na yon. Nung dumating ang mga Espanyol, naitsapuera siya. Kasi ang Espanyol, sila ang, kumbaga, sila ang Amerika ngayon. Sila yung pinaka-powerful na bansa. Kaya si Limahong, siyempre, nung panahon na yun, wala pa naman tayong internet, wala pang eroplano. Matagal ang dating ng responde ni Limahong. Kaya nung dumating siya, nanalo na ang mga Espanyol sa Maynila, sa Intramuros. Kaya nagkaroon din po ng digmaan doon sa Intramuros at nanalo pa si Limahong doon. Pero, bumawi yung mga Espanyol at saan tumakbo si Limahong? Sa Pangasinan. Kaya po nagkaroon ng Limahong, ito po, yung tinatawag na channel. Yan po ang istorya. Kaya po, mga mahal kong kababayan, huwag po nating kalimutan, katulad ng kinanta ng ating binibining, Anaisa. Ang ganda ng kanta na yun, huwag niyo. Ang gusto ko naman pong sabihin mga anak, huwag kayong maniniwala sa mga WISP, sa mga NPA. Nakanta ng NPA yun, ha? Hindi yung kanta ng NPA, kanta yun ng Pilipino. Kanta yun ng mga katutubo. Kanta natin yun, baka sabihin nyo, kumanta tayo ng bayan ko, ba? NPA nila tayo. Hindi po, ha? Tandaan din nyo. Napakaganda ng kanta na yun. Ibig sabihin, manatili tayong malaya. Paano tayo magiging malaya? Yung mga kultura natin, alagaan natin. At yung mga kwento, huwag isang kwento lang mga anak ang papakinggan ninyo. Kailangan lahat ng kwento pakikinggan ninyo. Kwento ng mga Muslim, kwento ng mga Kristiyano, kwento ng kahit na sino, basta matanda, papakinggan ninyo. Tandaan ninyo, mga anak ko, ang taong may karanasan, yan ang matalino. Huwag kayong masyadong mapapapaniwala doon sa mga bulero. Wala yan. Hindi totoong sinasabi niyan. Maniwala kayo sa mga magulang ninyo. Maniwala kayo sa mga matatanda, mga lolo nyo, mga lola nyo, sa mga kaibigan nyo, okay lang yan, pero pagka masyadong bida na yung kaibigan nyo, ayaw naman kayong maniwala doon. Kailangan, ang bida lagi, magulang ninyo. Tandaan ninyo, walang magliligaw sa anak, kundi yung mga barkada nyo. Alam niyo na, okay, makipagkaibigan. Ako, marami akong naging kaibigan, pero mahal na mahal ko yung nanay ko. Importante, mahalin ninyo ang nanay niyo. Sabi nila sa akin, ano ba ang secret ng iyong success? Bakit ka naging makagumpay? Kasi, mahal ko ang nanay ko. Inaalagaan ko ang nanay ko. Ang tao, ang batang nag-aalaga ng kanyang ina, ay sinuswerte. Kaya mga anak, yan lang ang tatandaan ninyo, ang Pilipinas, yan ang, bakit ang tawag sa Pilipinas, inang bayan. Inang bayan. Kasi yan ang pinaka-ina nating lahat. Mahalin ninyo ang bayan ninyo. Paano nyo mamahalin? Huwag na huwag kayong sasama sa mga magugulong tao. Sa mga gumagawa ng krimen, sa mga nagsasabing sila ang tagapagtanggol ninyo pero nasa bundok. Huwag kayong maniniwala dun. Tandaan ninyo, ang kinabukasan ninyo, ang Panginoon Diyos at kayo ang gagawa. Mag-aral kayong mabuti. Ha?
mahalin niyo bayan niyo, mahalin niyo ang nanay niyo, ang tatay niyo, mga kapatid niyo, umiwas kayo sa mga hindi okay. Alam niyo na kung ano yung mga hindi okay, ha? Mga anak ko, yung mga, sino may mga cellphone sa inyo? Taas na ang kamay. O, lahat yan, may cellphone. O, baka kung ano-ano pinanonood yun dyan, mga anak ko, ha? Ah, ano lang, renda-renda, ha? Tandaan ninyo, tandaan ninyo, ang kinabukasan ng bayang ito ay nasa inyo. Yun lamang po, nandito ako para magbigay ng suporta sa mga proyekto ng inyong mga namumuno dito, ni Mayor at ang kanyang tropa, dahil meron silang gustong project dito. Yung project na yun, para sa inyo yun. Bago yan, naging para sa mga Muslim, naging para sa kabataan muna. Para sa inyo yun. Dahil lahat ng ito, hindi namin gagawin ito kung hindi dahil sa inyo. Tandaan nyo yun, ang mga namumuno ng bansang ito, ang tinitignan ay yung mga batang katulad ninyo. Kaya maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. Mabuhay ang Linggay. Maraming salamat. Thank you, sir. Bago tayo pupunta doon sa lugar, kung pwede yung pakinggan natin ang isa pang makapagbagdang daming kanta na pagpapatunay ng ating pagmamahal sa bansang Pilipinas. Pakinggan natin ulit si Liza. Pwede bang magsitayo tayo ulit? You need your help. And you need my help. Diyan na kami, nandun na lang kami, just
Ay, ganun ba? Ay, ano ganito? Sige, mapunta lang tayo doon sa kita ng mga bata. Opo. Yeah.
Datu. Ya, ya, kita dari tanah ini, ya. Ya, ya, ya. Ya. Okay, ready po. Okay po. Okay. Okay, ready po. Sir, dito po tingin, sir. Dito po tingin. Okay, ready po. 1, 2, 3. Okay po. Salamat. Thank you. Okay, dito po tingin. Ready? 1, 2, 3. One more. Idol, idol. Okay na po, okay na. Kaya kisni. Okay, ready po. Teka lang po, inahanap yung para na. Ayan. Sige, okay, ready po. 1, 2, 3. Okay, thank you po. Tsaka Mr. Senator. Municipal employees, let's go. Picture tayo. Kata. Kata,
Ready po? Ready po, ready. Tingin po rito. Okay, ready. 1, 2, 3. Atras ko, atras ko. Okay, 1, 2. Okay po. Ina! Opo, opo, suko. Yung dalawa. Bisog daw po tayo, Dok. Of course. Okay, ready po. 1, 2, 3. Thank you.
area in China, there is this thousands of soldiers na ganyan ang buhat. He was able to retrieve one. Ito, bronze ito. It's a bronze. And I think it here, what protection the answer. These are the members of the family na without any and your revelation kanina was something for us to remember, di ba? Did you hear listen to the revelation of the senator? Yes. Papo. Tayo na. Okay, sige po. Ready po. Ready, 1, 2, 3. Okay, ready, 1, 2, 3. Tatu, dito po. Okay. Okay. Yeah. Ready. Okay, ready po. 1, 2, 3. Okay. Okay po. Sir, may sasabi ready na kasi ito. Okay, go, go. If you trust in Allah, yes. Then Muhammad will not go to the mountain, but the mountain will go to Muhammad. Alhamdulillah. Grabe, Sinto. Allah. Thank you, Mayor Makari. Yay! Alhamdulillah. Sama. Okay, ready po. 1, 2, 3. Oh, hey, thank you. Thank you.
Babalik para sa inyo. Okay. Anay. Okay, close. Di po. Christine po. Christine po yung kinakausap niya.